Evening, ito yung ating presentation nitong Wi-Fi vending machine. So, tanggalin ko muna itong sticker kasi para malakas siya. So, 20x4 LCD, mayroon tayong microtik. Ang connection is very simple. Yung internet source mo, sa akin is PLDT. Lalagay mo siya sa port number 1 ng microtik, and then port number 3, yung pangatlo. Yung 1 kasi yung pinakababa, second, third, yung 3 dito sa ating machine. So yung second at saka second saka fourth pwede mong gamitin elsewhere. Yung ginamit ko yung second para sa aking desktop, pero hindi required na mayroong desktop. Usually ginagamit natin yung port 4 kapag gusto nating maglagay ng access point or wifi extenders para maglaki yung ating range. So for that, you can ask me kung anong dapat na IP ang magandang ilagay, or can maghingi ng support for kung sakaling gusto niyo maglagay ng CPE or Wi-Fi extender. Actually, very easy lang naman yun ilagay. Ilalagay mo lang talaga siya doon kasi access point works that way. So, yung parts ng machine natin na kailangan nakalabas is just the button, yung coin slot, syempre, dito tayo nagbabayad, at saka yung LCD. So, meron tayong relay interface sa ating coin slot so that kapag hindi pa ready yung machine, hindi pa siya mag-accept ng pera. And then, meron tayo nito, mga buttons. This is to set yung mga promo rates natin, yung prices and time ng ating mga promo. So meron tayong maximum of 5 promos. So power up natin so that we can see kung paano siya mag-work. So yan, so mag-initializing siya. So as you can see, naka-turn on yung ating coin slot, pero kapag hindi pa siya ready, hindi pa naka-trigger yung ating relay. Okay. And so dapat talaga siya. Hindi siya mag-accept ng pera. Lalabas ulit yung pera natin dito. Pag nag-trigger ng relay, iilaw din naman ito siya. Okay. So, saka pa lang siya mag-accept ng pera. Kapag ready na yung ating machine. So, for now, kasi hindi pa siya ready. So, yun. Pag sabi niyan, okay, initiate na siya ng, tapos na siya mag-connect sa microtik. Kasi this is a code on demand or yung automatic generate. So, this is Kurobisu Wi-Fi vendor. Current fast and reliable internet connection. So ang maganda dito sa Microtik is meron siyang gaming priority, especially yung mga Mobile Legend addicts. Mas maganda, mas prioritized ng bandwidth niya is yung higher priority, higher level ng priority yung gaming compared to browsing and streaming. So at least, although working beautifully rin naman yung streamings. So before that, before we can use this, yan na muna natin yung first one-time setup niya. Ibig sabihin ng one-time setup is, pag na-setup mo na siya, okay na yan, hindi mo na kailangan ulitin unless gusto mong palitan. So, isa-setup natin yung rate and time ng promos natin. So, isa-setup ko ngayon yung ginagamit ko sa bahay. But anyways, pwede mong palitan. Pag nag-start na yung ganyan, pwede mong i-press itong enter, minus at saka plus. So, enter natin. Mag-enter siya ng settings mode. So, ito, 00 pa lahat kasi bago lang talaga pinogram. So, say, ang rate 1 ko, first promo ko is piso, 1 pesos. Then, yung time 1 ko is, let's say, kapag ang piso, bali, ang time niya is 6 minutes. Ayan. Then, pag yung second promo ko is 5 pesos. Bagay pa, by the way, pag sumobra, let's say, yan, maging 6, 7, pwede mong minusan dito. Ayan. So, let's say, ang 5 pesos, automatic, 1 hour siya. So, big sabihin nun, yung 6 minutes kanina, pag naglagay ako ng 2 piso, 12 minutes, pag 3 piso, 18 minutes. Tama ba? Pag 4 pesos, 24 minutes. Pero pag 5 peso, umabot na siya second promo, automatic na siya, 60 minutes. Yan. Rate 3 natin, lagay ko siya, let's say, 10 pesos. Okay. Ito talaga kasi yung ginagamit ko sa bahay. So, ang 10 pesos ko is 3 hours kagad. So, 2, parang... yung style ko kasi is para mas dumami yung motivate yung tao na bumili ng mas mataas na promo rate. So rate 4 is 25. Ang 25 pesos is 10 hours. 600 yan. 600 minutes yung 10 hours. And then ang last rate ko is 5 pesos. Yan. I mean 5 pesos, 50 pesos. Tapos, ang time niya is 1 day. Or, pwede mo lang i-multiply, no? 1 day, 24 hours times 60 will give you 1440. Okay, marag na memorize na.
Yan. So ang style ko kasi is lahat ng profile, lahat ng users ko, let's say yung 10 hours, pwede niyang i-post yun, pero ang maximum na pwede niyang itagal or pag umabot yung isang araw, pag kinabukasan, hindi niya pa naubos yung time, automatic may expire pa rin yun siya. So meron siyang expiry na one day. Pwede mo mag-edit yun anyway sa mikrotik lang yun, and very easy pa rin time tutorial video for that. So this time, pag nagbigay ako ng piso, so meron akong piso dito, kaya nakatrigger na yung relay natin, umiilaw na siya kanina, hindi. So mag-accept na to siya ng time. Piso is 6 minutes. Magay ako ng isa pang piso, will give me, of course, 12 minutes. Okay. Pero pag naglagay ako ng 5, yan, will give me 7 pesos total, 1 hour and 12 minutes. Okay. Lagay pa ako ng additional 5. Yan. So 12 pesos, we have 3 hours and 12 minutes. Bakit 3 hours? Kasi yung 10 pesos kasi, 3 hours yung promo ko doon, 180 minutes. So, plus 2 pesos na 12 minutes. So 3 hours and 12 minutes. So remember, one time setup yun, kahit i-turn off ko yan siya, tapos i-turn on ko ulit, naalala niya pa rin yung setup ko ng rate and time kanina, or yung mga promo rates ko. So kung gusto mo bilhin, just press button to buy. Yan. So bibigyan ka niya ng voucher. JQTRRR. So the voucher is just 6 small letters. Okay. Actually, makikita mo yan dyan sa Mikrotik mo. Lalabas siya, JQTRRR. So 3 hours and 12 minutes. So subukan natin. Connect ko tong cellphone ko dito. Okay, off ko pala yung wifi niya. Yan. Then tayo sa wifi. I think Kuro Bisu wifi hotspot. Actually, sa mga tarpaulins na ang magandang steps talaga is, bago sila bumili, mag-connect muna sila. Baliktad yung sa akin, bumili muna ako bago mag-connect. Kasi meron kanyang around 2 minutes lang na remaining time hanggang bago mawala. I mean, hindi na mawala. Ma-exit lang yung display. So, JQTRRR. Login. So, yun, success. Ganito kasi, pag bumili ka, di-display niya yan dyan. Okay, pwede mong i-exit by pressing the button again or waiting for 2 minutes. So, sakaling ito, nakabili na ako, tapos nilagay ko na yung code dito, success na daw, mayroon na akong wifi. Yan. Kahit hindi ko na siya i-exit, hindi ko na i-press yung button, after 2 minutes, mag-exit siya mag-isa. So, 2 minutes is a very long time kasi ilang letters lang naman yung ilalagay mo dun. Pero, kung pwede mo rin naman isulat yun, okay, memorize, kaya picturean. So, maraming methods na pwede natin gamitin. So, meron siyang time limit kasi hindi rin pwedeng naka-stable, ganun na lang siya parati. So, para makita rin itong display na ito. So, pag sakaling merong bubili agad sa likod, maglagay ako 5. Okay, magmahasok. Now, by the way, straight natin yung coin slot. Kailangan ko ata itong reprogram para sa bagong 5 pesos. Okay. Reprogram natin. Reprogram ko lang itong coin slot para sa bagong 5 pesos. Okay. Kasi pag luma, tatanggapin niya kagad. Anyways, madali lang naman mag-reprogram ng coin slot, and it's a very good thing na merong tutorial sa YouTube niyan. At saka maganda rin na matuto tayong mag-reprogram ng coin slot, kasi what if may lumabas na bagong coins? At least alam natin kung anong gagawin. Let's say may lumabas na coins na 20. So, madali lang yun i-reprogram yung coin slot. Very easy. Kailangan mo lang pakainin siya ng sample coins. So, let's say bumili kang ganyan, lalabas yung voucher. Yan, BTI XMU. Yan, lalabas yun doon. So, R2, 1R. So, sakaling tapos ka na nag-login, may next na bibili, or pwede niya lang i-press ito to exit again. Okay, or ikaw pwede mong i-exit. Or pwede niyang antayin kung sakaling ganyan. Okay. So, yan, connected na ako. So, ang maganda dito is meron siyang gaming priority. Okay. Twinkle, twinkle, little. Okay. So, you can go on. Kung gusto mong i-check yung remaining time, just go on to browser, then 10.0.0.1. And then JQTRRR, you have this 3 hours and 9 minutes, 52 seconds remaining. Is it 3 hours and 12 minutes yun eh. So, yun. Ang maganda dito is meron siyang gaming priority. So, prioritize ng ports niya is gaming. Mga ML, ganyan. Mga ano pang games. And then, second is browsing. Third yung streaming.
So yun, I guess that's all. Thank you for watching. So yun, papalitan ko na lang siguro itong coin slot with another coin slot, or reprogram ko to siya. So I have lots of coin slot naman.